pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Hello mga kaguro! Ngayong linggo, sa Inspiradong Guro, tayo po e papasyal ulit. Sinadyan natin si Ma'am Gretchen sa kanyang eskwelahan na Ilawod National High School upang makilala ang isang newly hired na teacher. Dahil bagong taon naman, maganda sigurong pag-usapan natin ang mga bagong teachers. Paano nga ba nila nakikita ang sitwasyon nila ngayong panahon ng new normal? At ngayong linggo ay makikilala din natin ang isa namang talagang nakaka-inspire na young teacher na hindi pinayagang maging hadlang ang kanyang kabataan para maging Jenny Lopez Bayaning Pilipino Awardee. Yan po ay walang iba kung hindi si Miss Dara May Tuazon. Siya ang inspiradong guro natin ngayong linggo. At syempre, nandyan ang ating teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen Nokos. So kung handa ka na, halika na at tayo ay ma-inspire sabay-sabay. Balikbyahe na naman tayo ngayong linggo dito po sa Inspiradong Guro. Alam nyo, ngayong linggo, sinadya namin ang eskwelahan kung saan po nagtuturo si Ma'am Gretchen Nokos. Actually, ginulat ko nga siya. Pinuntahan ko siya sa eskwelahan kasi narinig ko na meron pala silang new hire. Sabi ko kay Ma'am Gretchen, halika, interview natin yung new hire ninyo. Tignan natin, paano nga ba ang buhay ng mga bagong teachers? Lalo na yung mga first-timer talaga. Nakakalungkot kasi yung school walang bata. Wala ka man lang makita kahit isang bata. Paano kaya nila tinatanggap yon, di ba, na hindi man lang nila nakikita pa ang kanilang mga estudyante? Parang ang hirap. So, maraming salamat po sa pamunuan ng Ilawod National High School dahil kami po ay napayagan ninyo na makausap ang isa sa inyong mga guro. Nung kami po ay nagpunta at nakita po namin doon si Sir na imbis na mga estudyante ang kaharap po ni Sir ay computers. Napaka-busy niya po mag-print nung amin siyang sinadya. Ako po pala si Giancarlo C. Mimay. Nagtuturo po ako dito sa Ilawod National High School, Senior High School Department, and I'm currently handling po Earth Science for Grade 11 STEM, tapos Entrepreneurship for Grade 12, Tech Voc courses po. So may yung CSS, Cookery, and Food and Beverages po. Bakit nga ba ako teacher? So yung since bata pa, gusto ko talaga mag-teacher. And second choice ko po siya sa BU. First choice ko po sa BU is Chemical Engineering. Sa awa naman ni God, nakapasa naman ako. So, nung college po ako, nag-engineering ako. Then, nung third year po ako, nag-apply po ako for a scholarship sa DOST. In-offer po siya for third year students ng mga science-related courses. And may, ang ano lang po doon, ang catch is, parang usual na DOST scholarship lang po siya, pero after mo mag-graduate, parang makakapasok ka sa DepEd as a teacher sa senior high school. Parang scheme po siya to fill the kakulangan po ng mga teachers. Kasi po baga, nag-open pa lang yung senior high school in the past years, and kailangan agad ng teachers na mag-fill. So, yun po, I was very fortunate to be one of the passers and be one of the chosen na makapasok po sa DepEd through that scholarship po, with their partnership po sa DOST. After po namin kasi mag-graduate,
Supposed to be po, diretso na sana kami mag-turo. Kaso po, medyo na-delay po ng 1 year kasi nga po ang dami, madami pong mga nangyari and stuff. Ang ginawa lang po sa amin, tinawagan lang po kami kasi DOST na po yung naglakad ng papers namin. Sa senior high school po kasi, i-require lang kami na magkaroon ng license kapag naka 5 years na po kami dito sa service po and gusto namin mag-continue pa. Pero more probably po, I will po. Nung nakapasok po ako ma'am last August 3, 2020. Mga 5 months pa lang pala mahigit. So far po, ano yan, medyo nakakapanibago man po talaga kasi po siyempre engineering po yung course ko dati and basic education yung napasok kong profession. And siguro may mga times lang na hindi, may mga hindi ako naiintindihan, pero I'm very thankful naman po kasi po yung mga kasama po namin ditong teachers, yung school head po namin dito are very supportive and very masyadong maalaga. Medyo sensitive po kasi akong tao and yan, madali po ako mag-give up madalas. Kaso, especially kapag po nakakausap po yung mga teachers, nakakagaan po ng loob na handa-handa silang palaging mag-offer ng tulong, pagkain, or ng time po. Eh, nakakatawa naman po and wala, parang kahit na ang laki-laki kong tao, parang since bago ako, parang feeling ko baby ulit ako. Yung mga kasama ko pong teachers na yung mga seniors ko po ay handang magtumulong sa akin to grow and ano yan, i-guide po ako sa profession po na ito. Nung nag-third year nga ako, bago pa ako mag-third year college, I was very excited kasi sabi ko, yes, kung makapasa, kung makagraduate ako dito sa course ko na engineering tapos makuha ako sa DOST and makaturo agad ako. Yung nasa isip ko po talaga, pinipicture out ko na yung sarili ko na nasa classroom, magtuturo, gagawa ng lesson plans, tapos magpipresent sa mga estudyante ng mga lessons. So yun po yung nasa isip ko. Tapos, nung pagdating ng pandemic, sabi ko, bigla akong nagulat kasi akala ko nga di tuloy ang klase kasi nga po nung mga kakaibang mga bagay na nangyari and ang daming distractions sa buong mundo. Ano ba, akala ko hindi naman tutuloy lang, parang halt mo ng klase for 1 year, sabi ko. Tapos, ito na nga po, tinuloy po nung DepEd yung class 2020-2021. So, I was very fortunate to be able to venture na po agad into the profession kahit na hindi pa po yung expected ko na regular classes po na nagtuturo-turo. Pero, sabi, tulad na po sabi ng mga teachers ko, mas mahirap ngayon daw yung system. Pero, wala man akong point of comparison. Ang nasa isip ko lang, as a student, naisip ko yung paghihirap namin noon, mas doble pa ng paghihirap ng students ngayon. Kasi yun lang naman po yung point of comparison ko. So, what more pa kaya yung mga teachers na nagpiprepare ng mga modules, dati ang pwede kang gumawa ng modules mo ay pwede kang gumawa ng lessons mo ng, ano nga, hawak mo po yung oras mo. Ngayon, kailangan mong gumawa ng lessons or super, super ahead of time kasi po, kailangan pa i-review yung mga, activities. Dapat perfect lahat ng activities na ipapasa. And so far, masaya naman po yung hirap na nararanasan po namin. Na-alleviate naman po kasi yung work environment po kasi ang supportive and ang saya lang po kasama nitong mga ates and kuyas, ma'am sirs po dito sa department. Medyo nakakapanghinayang kasi yung mga nagbabalik po ng modules, nakikita ko lang sila and parang nag-hi sir, good morning sir, good afternoon sir, ganun lang po. Pero hanggang chat lang po kami. Yes po. Masyado po kasi akong, madaldal kasi akong tao and medyo mahina po ako magsalita via clerical stuff. Tapos, pero somehow, hindi naman po siya masyadong kawalan. Ay, hindi man siya masyadong negative para sa ang impression sa akin. Kasi po, at least, mabuti nga, may technology ngayon and nakakapag-reach out na tayo sa kanila. Minsan po, natatawagan po yung mga students ko to follow up nga yan, activities and outputs nga yan na gusto ko nga yan pagawa or something. Tapos po, pero hanggang ganun lang, I feel so limited regarding po sa pag-reach out sa estudyante. Kasi masyado po ay parang as much as possible po kasi gusto kong exert lahat ng effort na kaya ko para maayos yung learning process ng student. So, yun po, medyo nakaka-limited lang po yung ganitong situation. Pero hopefully, this will be over soon. So, ano yan, para sa akin po, as a newbie po sa teaching profession, one of the
positive things po siguro na, or one of the advantages po na meron po ako is yung pagiging more computer literate po siguro. Kasi halos lahat naman po meron ngayon, computer-based na. And I'm not saying po na yung mga kasama ko dito hindi. Kailangan lang po ng assistance. And totoo po ako na, ano yan, I feel needed din minsan. Ayun po, yung hindi lang ako yung hingi ng tulong. And regarding po sa disadvantages, siguro po, one of the disadvantages po ng baguhan is madaming mga technical papers po, technical reports na ginagawa pala. Akala ko yung teacher's daily lesson plan lang dati. Parang mga reports ng mga students sa grades. So, there's more to it dun po. So, there's more pa po pala na ginagawa ng mga teachers. Para po dun sa mga naghihintay pa po na makapasok, brace yourself. Not necessarily na you will venture into something na mamamatay, eh, para siyang digmaan. Prepare for the worst, siguro po, para sa akin. Kasi po, though alam ko naman po na yung mga graduate pa lang po ngayon na nag-educate, na nagpaparanking ay mayroon ng practice teaching noon, feeling ko po ibang-iba rin siya kasi po nakaranas na rin po ako ng practice, ng mag-practice teach sa amin. Feeling ko ibang-iba pa rin po siya talaga. And just be flexible kasi po maraming mga bagay ang matututunan pa, maraming bagay ang, and be open po sa ano yan, sa input kasi po ang dami ng mga bagong inputs ngayon, especially sa mga sa modular curriculum and sa mga distance learning po na ginagawa ngayon. Yan, madami pa pong, there's so much more to learn, and this pandemic only opens up more opportunities for us teachers po to learn, and yeah, no, also to maximize our help din po sa students without the usual things po na ginagawa sa loob ng classroom. And para naman po sa mga newbie, mga bagong pasok po na nakaranas na po ng new normal, kaya natin to. One of my motivations po talaga kasi in this teaching profession is yung estudyante po talaga. Feeling ko, kailangan ng mga teachers mag-effort kasi hindi madali na matuto ang bata na wala ka sa tabi niya. Ibigay natin lahat ng kaya natin ibigay. Major dues, respect everyone po para sa akin. Madaming, hindi po, ay lahat naman po kasi, napaka-diverse po kasi ng makikilala natin dito sa ano, makikilala natin sa school environment. I mean, not just the teachers, yung mga heads, yung mga non-working personnel po natin. Feeling ko po, yon, one of the do's is to respect everyone because that is the only time na you will only get respect kasi respect begets respect po, diba? Number two, respect everything. So, we have to do our best to be good stewards of what we have been given. So, gusto ko lang pong i-reiterate na ano po, hindi lang ang nire-respeto natin dapat yung mga tao, kundi pati po yung school, yung physical school, pati yung mga gamit po natin to, itong mga computers, itong mga printers, na yan, because we need them po para makadeliver tayo ng magandang service po sa students and for the Filipino people din po. Don't be afraid of asking questions po sa mga co-teachers. Don't be afraid, well, huwag matatakot kasi andiyan naman nga, kaya andiyan silang mga ates and kuyas or moms and sirs natin para palaging magtumulong sa atin. And syempre, kung need din nilang tulong, magpatulong din or kailangan din natin tulungan. Huwag masyado mag-overthink. Yun kasi po, ano yan, to share po as a personal experience, may history po ako na anxiety attacks. Tapos, I'm not ashamed of it kasi po, I was very thankful na na-overcome ko po siya. So, grabe po talaga ang pag-iisip ko dati. Like, hindi ako nakakatulog. Pero, nakakatuwa po na due to the assistance po of my co-teachers dito, yung overthinking ko po medyo na-alleviate siya kasi yun, huwag masyadong mag-overthink kasi po, the more na nag-overthink ako, the more na mas wala akong nagagawang trabaho. Puro na lang isip-isip. So, yun. So, para sa akin po, those are my, ano po, parang tip. Do's, respect everyone, and respect everything po. Then, don'ts. Don't be afraid to ask for help and questions. And number two, don't overthink. Because we are, lahat naman tayo magkakampi dito. And yan, maraming tutulong sa iyo. Maraming tutulong sa ato. Para sa akin po, dalawa po sila. Nung high school po ako, si Ma'am Gemma T. Tayo. So, sa Morms po siya dati nagtuturo nakilala ko po siya. So, basically, siya po, master teacher na po siya. Ay, pinupa po, ano, retired na siya ngayon. Math teacher ko po siya nung geometry second year po ako. Tapos,
Wala, I was very inspired kasi po, papasok po yan sa classroom namin. Super ayos lahat. Sabi ko, nakaka-intimidate kasi alam mo po yung teacher na kailangan before siya pumasok lahat ng mga assignments na kasulit sa board, kailangan may mag-report na agad, nakatayo na yung first reporter. Tapos, I mean, nung time po na yun, syempre, medyo na ano kami, medyo na naiinis kasi mas mo daw mga arte-arte. Pero it was a very good thing po para sa amin kasi doon ko po mas na, kay ma'am tayo ko po mas na kilala yung discipline po na always be prepared kapag pupunta ka sa klase. Dapat pag-aralan mo talaga mabuti kung mag-report ka man or kahit na nakaupo ka lang kasi pwede kang tanungin. So nakaka-inspire lang po si madam kasi po, yun, palagi po siyang may dalang notebook. Yung notebook po niya, doon lahat ng notes niya. And napaka-organized po talaga niya masyado. And wala, nakaka-proud lang na before si ma'am mag-retire, na-handlean niya po ako, especially doon sa geometry po namin na class, which I very much enjoyed. Yan. So, sunod naman po, last na po. Isa po, sa college naman po, si Engineer John Raymond Barajas po. He was a chemical engineering graduate din po siya na ano po, tinuruan niya po kami na thesis advisor ko po kasi siya nung college. And yun, ang bait-bait kasi po ni sir. I mean, hindi yung mabait na binibigay lahat. I mean, binigay niya sa amin yung lahat ng kailangan namin. Pero yung nurturing po baga na face ng isang teacher, nakita ko po sa kanya masyado yun. And I was very fortunate po na ma-handle po niya kami sa thesis namin kasi po, yan, mas na, isa po siya sa mga inspirations ko kaya mas na nagustuhan ko po talaga na mag-teaching na lang and embrace ko po yung teaching profession. Masyadong maintindihin kasi ako po, personally, minsan, medyo, hindi man ako ganun kabait. Minsan, nakaka-intimidate na ano, ang bait-bait naman ni sir. So, parang, yung effect po kasi niya sa estudyante, hindi yung parang dahil binibigay mo na lahat, mas ano yan, hindi nagagawa yung estudyante. Parang mas nakaka-inspire po siya kasi po, itong ang prof natin or itong ang teacher natin, nag-i-effort masyado, tayo pa kaya ng estudyante. So, yun po, medyo nakaka-amaze lang po yung ano po nila sa akin. Effects po nilang dalawa po sa akin. Si Ma'am Tayo and Sir Barajas. Maraming salamat, sir. Sige po. Thank you so much. 1, 2, 3. A, B, C, D. Jesus loves the little children. Have you ever visited the Ati Children of Santo Domingo Albay? They are full of passion and full of life. Sadly, many of them do not yet know how to read and write at age 6 and older. Teach your children well, 'cause their father's hell did slowly go by. If you have a heart to teach, a skill to instruct, and have been educated to mentor children, come join us. Give the Ati children the gift of a good future, the gift of literacy. Every Wednesday, we serve these kids by teaching them the basic ABCs. If you have a passion to teach, please come with us. For details, you can call or text 0946-763-9858, 0929-359-4298, and 0915-931-718. Today on Inspiradong Guro, allow me to share with you the story of a very special young lady. Who would have thought that this unassuming, very quiet, and very, very humble young lady will grow up to change at least a part of her world? Mula po sa mga eskinita at kalye ng Gastambide, ipinakita niya sa atin na lahat ay posible sa nagmamahal. Si Kalingkingan ay
masipag nilang utos-utosan kahit tinutoksong hinliliit ang walang tiyak na silbi. Kaya sa laro ay di kasali at palaging nasa tabi-tabi. Dahil punggok at iba ang tabas, turing sa kanya'y tagalabas. Minsan, ang lakas ni Hinlalato sa pagbuhat ng poste ay napasubo. Tumulong ang tatlong kapatid at naligo na silang apat sa pawis. Pero ang poste'y di matinag-tinag at talaga yata ang pagkabigat-bigat. Sumaklolo si Hinlalaki at biglang gumaan ang poste. Kaya ngayon, sinasabi, walang mabigat na poste pag katulong si Hinlalaki. Doon nagtatapos ang ating kwento. Si Dara, sa teacher, number one passionate siya. Talagang lahat ng ginagawa niya nasa puso niya. Lahat nung piniprepare niyang mga activities niya, pinag-isipan niya, pinagpaplanuhan niya. Gumagawa siya ng PowerPoint mismo. At talagang yung lesson, yung gusto niya talagang age-appropriate, naintindihan ng bata, madali niyang ituro at madaling maintindihan ng mga bata. Yung patience niya, sobrang haba. Kasi sa mga bata, no, na tinuturuan niya, considering na sila nasa street, considering na yung kanilang lugar eh napakainit din, pero namomotivate niya pa rin sila, nakukuha niya yung attention nila at nakakapagturo siya ng maayos sa kanila. So, yung difference nung teaching inside the classroom at saka yung outside the classroom tulad ng ginagawa namin. Kasi kapag inside the classroom ka, structured yan eh. Meron kang sinusunod talaga na lesson plan, tapos you really have to finish it for the day, tapos yung mga activities mo talagang ano yan, very organized, well planned, lahat yan. Ngayon, sa outside, ganun din naman dapat. Kasi nga, ang goal namin, bringing the classroom in an unconventional setting, set up. So, ganun din ang ginagawa namin, nagpe-prepare din kami. Kaya lang, ang kaibahan kasi, sa akin, personally, sa experience ko, mas nakita ko yung eagerness nung mga nasa mga lansangan na matuto. Kaya, once na dumating na kami, sila mismo, nag-aantay, nandun yung parang yung eagerness nila, excitement nila na ano yung ituturo sa amin. Napakalaki pong karangalan para sa amin dito sa Inspiradong Guro ang makausap ang isang kabataan, isang bagong teacher, kagagraduate lang po niya sa kanyang kursong education at hindi pa man siya talagang nagtuturo sa ating mga paaralan ay nakapagpabago na ng buhay ng napakadaming kabataan. Mga kabataang tinuturuan niya, pati mga kabataang guru din na nai-inspire sa kanya. Kilalanin natin ang isang Henny Lopez Jr. Bayaning Filipino Awardee at ang winner ng The One International Humanitarian Award. Siya po ay naparangalan at na-feature na sa napakadaming TV shows at radio shows, pero nanatili po ang kanyang dedikasyon at ang pagiging mapagkumbaba. Samahan ninyo ako at sabay-sabay tayong ma-inspire sa buhay ni Ms. Dara May Tuazon, Inspiradong Guro ngayong linggo. Ako po si Dara May Tuazon or Teacher Dara. Ako po ay graduate ng Bachelor of Elementary Education with specialization in Early Childhood Education at University of the East Manila. Yay! Bakit ka nag-teacher? Bakit teacher? No? Tapos, ano ba yan? Pinili mo ba yan? Pinili ba yan para sa'yo? Aksidente ba ito? How did you end up being a teacher? Ako po kasi, yung first
And last choice ko po talaga, education, maging teacher. Since bata pa lang po. Kasi si mami nga po, teacher din po siya. So, namulat na po ako sa buhay ng isang teacher. Nakikita ko siya kung paano nagtuturo. Tapos, dinadala niya po ako sa school before pa po ako makapasok ng UE. And then, dun ko po naisip or dun ko po na-realize na paglaki ko, gusto ko rin maging katulad ni mami, maging isang teacher. Tapos, ano po siya, nung una po, nung sinabi ko yun kay mami, gusto niya, sabi niya po, gusto niya na maging flight attendant po ako. Pero sabi ko po, eh, paano po yun? Hindi ko naman po nakikita yung sarili ko na sa ganong profesyon. Nas nakikita ko po yung sarili ko na nagtuturo sa mga bata, may hawak na chalk, may hawak na libro. Then doon po nag-start na yung dream ko maging isang teacher, maging katulad ni mami. Kaya nung college po ako, yun po yung pinurso ko. Mm-hmm. Tapos naging supportive naman sila when you decided yes, na teacher talaga. Yes po, sobrang supportive po nila mami. Lahat po ng mga, needs ko po sa mga materials, moral support, nandiyan po lahat sila mami para suportahan po yung gusto ko pong gawin. Oo. So far, no, alam natin na you graduated last year ba? Yes po, last. No, 2019 po. 2019. Yes, tapos po. Hindi ka pa nakalet because na suspend, walang. Yes po. Twice po na suspend. Oo. Pero alam ko din na madami ka ng experience teaching the kids, no, doon sa bangketa, di ba? Yes po. So, ano yung pinaka na-enjoy mo doon sa experience na 'yon? Alin yung talagang take away mo every time you go there? And siguro opposite naman nun, para mabalanse natin, ano din yung pinakamalaking struggle mo? Yung experience ko po kasi sa pagtuturo, especially po sa mga street children, ibang experience po to. Kasi dito po, wala kayong maayos na place, sa ano lang po kayo, sa kalsada lang kayo nagtuturo. Pero hindi ko po siya nakita as problem. Parang ang mas ginawa ko siyang parang challenge ko po sa sarili ko na na kailangan ko po na may gawin para sa mga batang to. Na hindi lang ako sa apat na sulok ng classroom magtuturo, kundi hayaan ko yung sarili ko na maging instrument to teach these kids na walang kakayahan na makapasok po sa school. Ayan. Ano yung struggle? Yung medyo nahirapan ka? Yun yung pinakamahirap na pinagdadaanan mo every time na nagtuturo ka? Siguro sa akin po, para sa akin yung kung paano po i-manage yung mga bata. Yun lang naman po. And yung mga ingay po ng kalsada, ingay ng mga tao, since sa kalsada nga lang po kami. Pero hindi ko naman po siya parang tinake as parang ano ko po na parang para hindi magpatuloy dun sa ginagawa ko. Yun po. Tapos, let's talk about yung organization mo, no? Yung Bangketa Eskwela. Eskwela, yes po. Foundation, no? Saan siya nag-umpisa? Paano siya nag-umpisa? Tapos, ano yung naging inspiration behind it? Kasi hindi mo siya problema, di ba, Miss Dara? Sudyante ka pa lang. Yes po. Hindi mo siya problema. So, paano siya nag-start? Nag-start lang po itong pagtuturo ko sa mga bata. Nung start ko po siya nung second year college po ako, nung na-meet ko po sila. So, okay lang po ba ikwento ko yung naging sitwasyon po namin ng time. Kasi every weekend ko po, lumalabas po ako para mag-lunch, yun, para kumain po. And then, na-meet ko po yung mga batang to sa Migastambide Street po, sa Manila. Uh-oh. Yes po. And then, tinawag ko lang po sila para yayain kung kumain na, para kumain po, makipagkwentuhan. Kasi parang sa akin naman po, kahit na sino naman pong bata, talagang kapag na-meet ko, gusto ko po silang makilala talaga. And then, nakita ko lang po sila doon na namamalimos, humihingi ng food. Then may extra money po ako nung time na yon. Kaya sabi ko po,
pwede ko pong i-share sa kanila. Then, kwentuhan. Mm-hmm. Tapos po, tanungan kung saan sila nakatira, anong ginagawa nila, bakit wala sila sa school. And then, every day po, naging routine na namin yung mag-meet po kami sa kung saan yung karinderya yung kinakainan namin. And then, doon ko po sila sisimulan na turuan. Kasi naisip ko po nung time na yon na meron naman po akong extra pencils, meron naman po akong extra worksheets, pwede akong magpa-photocopy, may mga extra crayons ako. Pwede ko pong magamit yon, ma-share ko sa kanila para naman po may ginagawa sila. Hindi lang sila nandun lang sa kalsada na namamalimos. Para kahit na nandun sila, meron silang ginagawa na mas nakakabuti para sa kanila. And then one day po, nung one day po, Sunday po yon, biglang nag-viral po yung picture ko na nagtuturo sa tricycle. Mm-hmm. So yung picture po na yon, nasa tricycle po ako, ang tinuturuan ko pong bata, ang ninya po, si CJ. And then, gumakanta po siya noon kasi nang may hawak po kasi sa picture po na yun, may hawak po ako na yellow pad tapos pencil tapos po nakatingin si CJ dun sa ginagawa sa tinuturo ko po. And then ang tinuturo ko po sa kanya noon ay alphabets. Tapos nung ano na po yun, nung tinuturo ko sa kanya kasi ang pagkakanta niya po sa ABCD yung nauso po sa mga bata na pang-asa na ABCD, tiki-tiki, pampalakas ito ni baby. Ganun niya po kinakwenta, ay kinakanta. Ganun po. Nung mga bata rin po kami, nauso din po yun. So, syempre po, ako as teacher, ay hindi ko naman po hahayaan na yun po yung matutunan niya. Kinorek ko po siya. So, yun po yung ginagawa ko sa yellow pad na hawak ko. Sinusulat ko po yung letters and then yung tinuturo ko sa kanya yung kung anong letters yon para ma-recognize niya po. And then nung ano po Sunday yon na nag-viral siya, nagtuloy-tuloy po buong araw na nag-ano na siya, na dumami yung shares, dumami yung likes, dumami yung comments po. Bigla pong may mga nagsasabi na gusto nila mag-donate, gusto nila mag-help. And then nalaman po yun ng UE, ng dean po namin ng College of Education and ng director po ng NSTP. Nag-propose po sila ng project na ang pangalan ay Bangketa U Eskwela. So sila po yung first po na nag-help sa amin para magawa tong project na to para sa mga Gastambide kids. Ang nangyari po, pinahiram po nila kami ng mga materials ng place po sa may Gastambide, yung parking po ng bus doon. Yeah. Pinahiram po nila kami yan for the whole summer po ng 2017. Mm-hmm. Tapos, after po noon, may tao pong lumapit sa amin para po, sabi po siya na gusto niya po kaming tulungan na maging foundation po yung Bangketa Eskwela, maging ano na po siya, maging registered na po sa SEC. So doon po, naging independent na po kami, kaya naging Bangketa Eskwela Foundation na po. Nagtuloy-tuloy po yung mga projects, hindi na lang po sa may Gastambide Street, kundi sa iba't ibang lugar po ng Manila and ang Pampanga po. Mm-hmm. Po. So, ano-ano na yung projects na nagawa mo bilang organization na talaga siya, bilang foundation? Ayan, meron po kaming mga may summer literacy program po kami sa iba't ibang barangays po sa Manila and Pampanga. And then, yung alas po naming project, nagkaroon po kami ng mga donation drives para po sa mga nasalanta ng bagyo. And then, meron din po kami mga gift giving. Nagda-drive caravan po kami. Umiikot po kami para makapagbigay ng food and ng gamit po sa mga bata, sa mga homeless po. And then, meron din po kami, nakarating din po kami ng Batangas po, yung mga island kids po, tinuruan po namin sila. Parang ang name po ng project po namin ay Kwentuhan sa Bangketa. Sa Manila po namin yung ginagawa. And then, nung naman po pumunta kami ng Batangas, Kwentuhan sa Isla. Parang storytelling po siya sa mga bata and may mga activities po. Ayan. Tapos meron din po kaming mga seminars for parents and for kids po. Yung sa parents po kasi alam po namin na kailangan ma-involve po talaga yung parents kasi gusto po namin matutunan nila how to be responsible parents, matulungan sila dahil nga po maraming mga bata ngayon na nandyan lang sa kalsada,
napapabayaan po. And for the volunteers po, meron din po kaming mga seminars sa kanila, para sa kanila. And I think meron ka rin project for IPs? Yes po, meron din po kami. Yung last din, kasama po yun sa last project namin, nagbigay po kami ng tablets for the ITAS sa Porac, Pampanga para po magamit nila sa online class po nila. And then, tinuruan, nag-volunteer din po ako na maging teacher nila para sa program po nila na online learning program po na 3 months po, sila, po kami nag-online class. And yun, tinuturuan po namin sa about values, about sa pagiging sa hygiene, yung mga, yun, sample po ng mga lessons po namin. May, Ma'am Dara, no? Siguro yes, yung pinakatanong ko is, kasi ang bata mo po, you're so young, you're 22? Yes po, 22 po. You're 22. Saan mo kinukuha yung lakas ng loob na gawin siya? No? Kasi parang iisipin mo na, I mean, you're so young. Sino ka ba para makapag-effect ng change? Saan mo hinuhugot yun? No? Yung courage na suungin na malalaking problema. Tapos sinusuong mo. When, sabi ko nga sa'yo kanina, hindi mo siya problema. Kasi estudyante ka pa nung inumpisahan mo yan, di ba? But where do you get that courage? Saan mo kinukuha yung courage na yan, yung push? Kasi for sure, maraming bata, maraming tao ang nakakita sa mga bata sa Gastambides. Pero bakit ikaw may ginawa? No? Saan ang gagaling yung courage na yun tsaka yung push na yun? For me po, ginagawa ko po kasi siya because of love. Yung pagmamahal ko po sa pagtuturo sa mga bata. Alam ko po na hindi naman, di ko naman po obligasyon na turuan sila or dapat may gawin. Pero ako po mismo, yung kasi namulat po ako sa realidad na ito yung sitwasyon ng mga bata ngayon. So bilang isang future educator, ano ba yung dapat mong gawin para sa kanila? Yun po yung lagi kong iniisip, lagi kong ginagawang motivation para magpatuloy po sa pagtuturo sa kanila. Na hindi ko po ginagawang parang reason yung pagiging isang bata para wala akong gawin. Kasi kahit na ano pong gawin natin, kahit sa maliit na bagay lang po yan, meron po tayong matutulong magagawa for them, para sa, especially po sa mga taong nangangailangan. Mm-hmm. Ilang taon ka nung nanalo ka sa Henry Lopez? Na bayan? 20 years old po. 20 years, yes, 2019 po. 20 years old. 20 years old na nanalo ka na bilang bayaning Filipino sa Henry Lopez, no, na award. So, yes, nakakamangha na kayang gawin, no, ng isang batang katulad mo yung ganong feat. Kung may nanonood sa ating mga katulad mong batang guro, posibleng graduating or nag-aantay ng board exams or nagpaparank or kaka-hire pa lang sa kanila, no? Kung nanonood sila sa iyo ngayon, mga kaguro nating nag-iisip na gusto rin nilang may magawa, no? Meron ka bang maibibigay sa kanilang parang mga payo based on your experience para i-push nilang, ituloy nila yung gusto nila, no? Gumalaw sila. Paano ba sila mag-uumpisa? Can you give them like siguro mga top 3 tips? Yes, at the top of your head? Yes po. First po, syempre, know yourself. Alamin mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mong gawin, kung saan ka po magaling. Kasi syempre po, hindi naman natin maibibigay yung wala po tayong hindi natin kaya. And we always keep finding our purpose po. Maaring po ngayon, may mga nahihirapan po na makita yon. Pero, wag na wag po natin siyang susukuan. Kasi hanggat hindi po natin to nakikita. And naniniwala po ako kasi na lahat po tayo may purpose po dito sa mundo. And isang challenge po natin sa buhay na to is yung dapat challenge po natin ay ma-accomplish po natin to. Number 2 po is act. Dapat po, kapag nalaman na po natin kung ano yung mga gusto po natin gawin, simulan po natin yung umisip po ng paraan paano po mangyayari yung gusto natin gawin. And katulad ko po, nagsimula lang po ako sa pagtuturo
sa yung passion ko po sa pagtuturo sa mga bata. Lumabas lang ako ng school, nakita ko lang po yung mga bata doon, nag-isip ako ng dapat kong gawin, na kung ano yung dapat kong gawin. May extra money po ako that time, binilan ko sila ng food, may extra pencil and paper, pinagamit ko po sa kanila, ginamit ko yung teaching skills ko para po maturuan sila. And yung ganun po ay may magagawa ka kahit sa maliit na paraan lang. And lastly po, number three is enhance your potentials. Hayaan po natin yung sarili natin na mag-grow at matuto gamit yung experiences po natin sa ibang tao. And pwede po tayo mag-join sa mga iba't ibang organizations, mag-participate sa mga seminars and webinars, and take every opportunity po kung saan tayo matututo and mag-grow po. Yeah. Parang hindi 20 yung kausap ko. Parang nakakatuwa. Meron ka ba bang dreams para doon sa mga organization mo, no, na bangketa eskwela? Yes. Ano pang mga panaginip mo para doon sa mga bata, yung mga street children? Of course po, syempre gustong-gusto ko po na yung pagtulong po namin sa kanila, na ma-encourage po sila na mag-aral at makapasok sa school, makapag-graduate po sila at makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang buhay. And gusto po rin namin na lalo pang lumago or lumaki itong organization po namin para marami po kaming ma-reach out na mga bata and mga iba pa pong mga kababayan na nangangailangan. And then sige Ma'am Dara. Isa po sa mga biggest goal ko po is yung magkaroon ng sariling learning center para po sa mga bata. And right now po nagpa-plan po kami na na magawa ito in God's time po. And then gusto rin po kasi namin na mabigyan po sila yung mga bata po na walang opportunity, magkaroon ng opportunity na makapasok po, matuto. Hopefully pag natapos yung pandemic, ma-invite ka namin doon sa learning center ng mga ati namin. Yes po. Nakapagkwento ka sa kanila. At makita kita ng personal. Yes po. Hopefully pag natapos na itong mga lockdown natin, no? Ma'am Dara, kung merong gusto nilang tumulong doon sa organization mo, naniniwala sila doon sa mga panaginip mo para sa mga bata, paano ba at saan sila pwedeng tumulong? Para po sa mga gustong tumulong, mag-donate, maging volunteer ng Bangketa Eskwela Foundation, open po ang aming Facebook page po. Pwede po silang mag-message doon at pwede po silang mag-fill up ng Google Forms po namin to be one of our volunteers. And pwede rin po silang mag-donate ng mga school supplies, ng hygiene kits po for the kids. And gusto rin po namin din na lumaki po itong organization. Pwede rin po nila kaming makausap na pwedeng mag-put up po ng Bangketa Eskwela dun po sa place nyo po. Pwede po. And pwede rin po namin silang matulungan na kung paano magsa-start ng organization, kung paano yung mga dapat gawin. Oo. Diba? 22 lang po siya. Alam namin, siguro last two questions ko sa'yo, Ma'am Dara. Yes po. Alam namin na sa likod ng mga inspired ng mga teachers, inspiradong guro, siguradong meron ding inspiradong guro na nasa likod ng mga inspiradong guro ngayon. Apo. Kung aalalahanin mo yung lahat ng naging guro mo mula nung ikaw ay pumasok sa eskwelahan hanggat ikaw ay makatapos, sino yung matatawag mo, sino yung naging inspiradong guro mo, at bakit siya ang inspiradong guro mo? Ayan. Actually, dalawa po yung inspiradong guro po sa buhay ko. Una po si Mami, dahil siya po yung dahil sa kanya ko po mas parang nakuha na sa kanya ko po ako mas na-inspire maging isang guro at i-pursue po itong education.
At pangalawa po, si Mamina Era po, siya po ang professor ko nung college. Katulad po ng sinasabi po nila na ang guru po natin ay pangalawang magulang po natin. Siya po yung guro na may excite kang pumasok sa klase niya, sa na ready kang matuto at ma-inspire. Nagtuturo po siya beyond the book. Sobrang nakaka-inspire po na lahat ng stories niya about her life as a teacher po. Sa kanya ko po naranasan din yung pagkatapos po ng klase namin, lalabas ka sa classroom ng umiiyak, hindi po dahil hindi maganda yung nangyari, kundi po dahil mas na-inspire ka maging isang guro. And isa po siya sa mga sa napakalaking ano po, reason ba't po ako nagpatuloy na magturo. Siya po yung nagpa-realize po sa akin na malaki yung parte ng isang guro sa buhay ng isang bata po. Kapag nagturo ka sa mga bata, hindi po dahil cute sila, or sweet sila, malambing sila, kundi dahil gusto mo silang tulungan and samahan na sa na maabot po yung mga pangarap po nila. Ano para sa iyo ang inspiradong guro? If you're going to define what an inspired teacher is, ano yun para sa iyo? Masyado po maraming naiisip na ibig sabihin ng isang inspiradong guro. Pero para sa akin po, ang inspiradong guro po ay nagtuturo ka sa mga bata dahil mahal mo yung ginagawa mo, dahil mahal mo sila. Hindi ka nagtuturo dahil may pera or dahil for fame or for position. Nagtuturo ka kasi gusto mo na isa ka sa maging rason para mabago yung life nila at maabot yung mga pangarap po nila. Oo. Final message na lang po para po sa lahat ng nakikinig dito po sa Bicol area. At saka, meron kasi tayong FB stream. So, meron po sunod natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, baka po meron kang final message para po sa ating mga kaguro. Ang final message ko po ay lagi po nilang gawin yung mga with their heart and always remember the verse po na Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Lahat po ng ginagawa natin ay for Lord at magpatuloy po tayo maging inspirasyon po, especially sa mga students po natin. And lagi po nating isipin na may magagawa po tayo kahit na nagtatrabaho ka, estudyante ka, bata, matanda, may magagawa ka sa maliit na bagay. Kahit sa maliit na paraan. Tama. Amen. Maraming salamat, Miss Dara. Thank you po. Sa pagpapaunlak sa amin. And for our viewers, co-teacher ko po dati yung mama niya. And I knew her when she was grade 2. At nakakatuwa po. Yun pala ang pakiramdam ng yung kakilala mo. Tapos nakikita mo na yung buhay niya ay nagagamit for the greater glory of the Lord. Alam naman namin na maraming bata ang makakilala sa Panginoon dahil lang sa pagpanood ng buhay mo. No? So, maraming salamat. Thank you po, Teacher Dyson. At maraming salamat din kay Ma'am Ampi Tuazon, ang kanya pong mom na teacher din po. So, thank you so much. And God bless you. God bless you po. Thank you po. Maraming salamat. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang taas na ng tubig sa ilog! Tulong! Tunay ngang ang kalamidad ay hindi tiyak kung kailan mangyayari. Sino ba ang mag-aakala na isasailalim sa Typhoon Signal No. 5 ang buong Bicol Region dahil sa Super Typhoon Rolly? Sa panahong ito ng pangangailangan ng mga nasalanta ng napakalakas na bagyo, hindi maaaring magpikit mata na lang tayo sa kanilang kalagayan. Kaya, muli kaming kumakatok sa iyong puso, kaibigang Bicolano. Ang ating kapwa Bicolano ay nangangailangan ng ating tulong. Kung kaya't, muli nating inilulunsad ang Mercy Ministry ng CARE 104.3 The Way FM sa pangalang I Care.
Hindi nga sapat na naririnig at napapanood lang natin ang hinaing ng mga biktima ng Super Typhoon Rolly. Nararapat na may kaakibat na gawa ito. Iniimbitahan ka naming makiisa at makilahok sa ating iCare. Maaring magdala lamang ng relief items dito sa Care 104.3 The Way FM, Arimbay, Legazpi City. Maaari ding mag-donate o magpadala ng donasyon sa China Bank Legazpi sa Far East Broadcasting Company, account number 1800370120, o magpadala sa pamamagitan ng GCash o sa mga remittance centers. Maaari ding ihatid ang inyong mga items at anumang donasyon sa Fide Christian Academy, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, sa harap ng Ginubatan East Central School. Kung may mga katanungan ka kung paano magiging kabahagi ng iCare Mercy Ministry, maaari kang mag-text o tumawag sa 0915-931-7184, 0946-763-9858, o 0939-359-4298. Ang iCare Mercy Ministry para sa mga biktima ng Super Typhoon Rolly ay sa pakikipagtulungan ng ating mga partners, ang Light of the World Legazpi, Tesmart, IVCF Bicol, Kairos Bicol, New Life Baptist Church, YWAM Albay, New Covenant Church sa Anislag Daraga, at ang Fide Christian Academy. Muli, makilahok, makiisa at magmalasakit. I Care ng Care 104.3 The Way FM, because Christ cares for the Bicolanos. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Magandang Sunday morning! Ako po si Teacher Gretchen at ito ang inyong Teacher's Takeaway. Alam niyo po, nakaka-bless na makausap ang ating mga new beginners or mga new teachers, no? At sila ay karamihan mga kabataan. Alam niyo po ba na may sinasabi ang Bible patungkol sa ating mga kabataan, o di ba? Sinama ko yung aking sarili. Kung ikaw ay bagong teacher at ikaw ay tinatawag na millennial teacher, alam mo ba na sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Ito po ay habili ni kapatid na Pablo sa kanyang dinidisipulo na si Timothy. Alam ni Pablo kung anong hirap, anong mga problema ang pwedeng daanan ng nakababatang si Timothy sa pagmi-ministry or pagsuserve kay God. Kaya ini-encourage niya ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 na kailangan hindi niya isipin na siya'y bata. Kailangan ipakita niya ang kanyang pagiging modelo sa pananalita, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Hindi imposible na tayo'y mas bata at tayo'y makagawa ng mas kamangha-manghang bagay higit sa mga nakatatanda. Alam niyo po ba na maraming mga millennial teachers ngayon ang gumagawa ng napakaraming bagay na ikinauunlad ngayon ng kanilang mga paaralan mula nga sa ating mga nakilala ngayong araw. Kaya po, ang pag-asa natin ay patuloy natin na ibinibigay sa ating mga kabataan at sa ating mga millennial teachers ngayon. Hayaan niyo po na ipag-pray po natin ang ating mga newcomers sa profession na ito at ang ating kabataan. Lord God, we praise you and we glorify you. We know, Lord, na kayo po ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat kabataan at mga bagong guro namin ngayon. Lord, patuloy niyo po kaming turuan kung paano kami magiging modelo sa pananalita, sa pag-ibig, at maging higit sa pananampalataya. Huwag nawa po kaming panghawakan ng takot, unahan ng takot sa aming mga gawain. At Lord, magkaroon po kami ng courage
Katulad po, Panginoon, ng paalala ni Pablo kay Timoteo na kahit kami po ay mga nakababata, may magagawa po kami. Lord, we pray for all the teachers, newcomers ngayon sa profession, na maging po sila ay maging salt and light sa kanilang mga workplaces. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isa na namang edisyon ng Inspiradong Guro ngayong linggo. Sa ngalan po ni Ma'am Gretchen Nojos, ako po si Ma'am Zel Mique, isang linggo ng Inspiradong Pagtuturo. Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zizel Mique at Teacher Gretchen Nojos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinyon ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.